O mahal kong Diyos, sumayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyong magbuhat. At sa pamamagitan mo, humantong sa wakas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganahan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya, at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaang tatahanin ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo na matagal sa lupaing ipinako niya sa ninunod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa.
Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adikay. Pagtawanan lamang at hamakamaking ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang lagi, nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ng Panginoon ang siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot na mumunga sa kapanahunan. Ang anumang gawain ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit iba ang taong masama, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at ipinapadpad ng hanging umihip. Ang taong matuwid ay Panginoon siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang masama ay mapapahama. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng puong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghari ng lubusan ang puong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakibati naman yung mga katabi. Good morning. Yung iba po walang katabi. Tanong ko lang po, naniniwala po ba kayo sa forever? Yes naman. Sabi po ni Cardinal Advin ko la kahapon, wala daw forever dito sa lupa. Pinapaalalahanan tayong mga tao dito sa mundo, walang forever dito sa lupa. Nasaan ang forever? Nasa kalangitan. Sino po naman ang gusto ng forever? Siyempre lahat naman tayo nagnanais ng walang hanggang buhay, naghahangad ng forever. Pero ang tanong sa atin, paano tayo makakakamit
nitong forever na ninanais natin. Walang hanggang pagmamahalan na magandang buhay na ninanais natin. Sabi sa unang pagbasa, sinabi ni Moises sa kanyang mga kapwa, nasa sa atin po yung desisyon. Kung gusto natin ng buhay na maginhawa magpasawalang hanggan o gusto natin ng kamatayan at paghihirap. Siyempre, ang magiging sagot natin kung papipiliin tayo kung anong gusto natin sa dalawa, buhay na walang hanggan o kamatayan, siyempre ang pipiliin natin ay buhay na walang hanggan. Pero ulit, sabi ni Moises, nasa sa atin yung decision. Kung gusto daw natin ng buhay na walang hanggan, ng magandang buhay dito pa lamang sa mundong ito, ano daw yung dapat nating gawin? Kailangan nating sundan yung ating Panginoon. Kailangan nating ibigin yung ating Panginoon. Kailangan nating sumunod sa mga nilakaran ng ating Panginoon. At paano natin malalaman kung ano ba yung mga utos ng ating Panginoon? Malalaman at malalaman natin yung buhay na dapat nating susundan upang makamit natin yung buhay na walang hanggan, na maganda, na inihanda sa atin ng Panginoon kung tayo ay patuloy na makikinig sa Kanyang salita. Kung patuloy nating pagninilayan yung salita ng Diyos, malalaman at malalaman at magiging maliwanag sa atin yung ating dapat daanan sa mundong ito. Kailangan nating sumunod at maging matapat sa ating Panginoon. Dahil kapag sinunod natin yung kagustuhan ng Panginoon, tiyak tayo, ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Kaso lamang po, sinasabi rin sa atin ng Panginoon sa mabuting balita na yung buhay ng pagsunod sa ating Panginoon ay hindi magiging madali. Hindi magiging madali dahil meron tayong mga sariling kagustuhan sa buhay na ito. Kaya anong sinasabi sa ating ng ating Panginoon sa Ebanghelyo? Limutin natin yung ating sarili. Magsakripisyo tayo. Kailangan nating bitawan yung iba nating mga kagustuhan at mga pamamaraan para masundan kung ano ba yung daan ng ating Panginoon. Limutin yung sarili. Pasanin yung ating mga krus. Matuto tayong magsakripisyo para sa kagustuhan ng Diyos. Kapag nabitawan natin yung ating mga pansariling interes at nakakapit tayo sa daan ng ating Panginoon, yun talaga yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya ano pong napakahalagang matandaan natin? Huwag po nating takasan yung ating mga krus sa buhay na ito. Huwag tayong matakot magsakripisyo ng mga pangsariling bagay na gusto natin. Dahil yung mga ayaw nating isakripisyo, ayaw nating bitawan, kung titingnan po natin, ito yung mga bagay na nakakapagpabigat sa atin para masundan yung ating Panginoon. Iniimbitahan tayo ng Panginoon ngayong araw at sa panahon ng Kwaresma, bitawan yung mga pansariling kagustuhan. Matutong mag-abot ng kamay sa ibang mga tao. Matutong yakapin yung krus ng ating mga buhay upang makamit natin yung buhay na walang hanggan na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Nasa sa atin po yung desisyon, mga minamahal kong mga kapatid. Nung binyagan pa lang po tayo, yung isang mahalagang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon ay naghanda na siya ng tahanan sa kalangitan para sa bawat isa sa atin. Nakahanda na po iyon para sa ating lahat na mga anak niya. Pero hindi natin makakamit iyon kung hindi tayo handang ihanda yung ating sarili dito pa lang sa buhay natin sa lupang ito. Kaya mga kapatid, ang patuloy na imbitasyon, isipin palagi natin na sumunod sa nilakaran ng ating Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, ibigin natin yung ating Panginoon. Ito po yung mga daan para makamit natin yung buhay na walang hanggan. At tandaan po natin,
kailangan natin ng matinding pagmamahal sa Diyos upang magawa ang lahat ng iyon. At sa ating mga buhay po, kung natatakot po tayong bumuhat ng ating mga krus, ang imbitasyon po sa atin, manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Alam po natin, nakakatakot ang mga krus at mga pagsubok sa buhay kung bubuhatin lamang natin mag-isa. Pero kung tayo ay tunay na nananampalataya sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya, makakatiyak po tayo na sa bawat krus na dumadating sa ating mga buhay, hindi tayo nagbubuhat mag-isa noon. Sinasamahan pa rin tayo ng ating Panginoon. Gustong pagaanin at gusto niya tayong magtagumpay sa mga krus ng ating buhay. Dahil gusto niya rin na makatawid tayo mula dito sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, nais ng Diyos na makasama tayo forever. Ang kanyang dasal, ang kanyang nais, ang dasal ko rin para sa bawat isa sa atin, mapili natin yung nais ng Diyos na buhay na walang hanggan ngayon pa lang sa ating mga desisyon sa pang-araw-araw. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad Niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Sa bawat panalangin, ang ating sasabihin, Hesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Hesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Hesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan, manalangin tayo. Hesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Hesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay, manalangin tayo. Hesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ang kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit, sa mapagpasawalang hanggan, manalangin tayo. Hesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mamabigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Patawad mo sa iyo.
sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay namin sa dambana ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Hesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. You are my hope and my strength.
your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You give your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You give your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang mga oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin awang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, palagi po nating tandaan, nais ng Panginoon ang forever para sa ating lahat. Nais niyang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Sigurado siyang gusto niya iyon. Nawa tayo rin ay maging sigurado sa pagpili ng buhay na walang hanggan. At maipapakita po natin na tayo ay sigurado kung patuloy nating iibigin at susundan ang ating poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka namin.